Amara, aking kaibigan. Ako'y labis na gagalak na nakita tayo muli. Nung kayo'y nasa Arkapol, may nakilala ba kayong Hamir? Hamir? Sinong Hamir? Siyang pamangkin ko. Anak ng aking kapatid na si Alondra. Hamir? Taga saan ka? Galing ho kami sa gumuhong kaharian ng Abedeha. Kung ganon, kakilala mo si Tamara? Sahin ko ho siya. Kilala niyo rin siya. Sa pagkamatay ni Adana, alam kong nadadagdagan ang aking mga kaharian. Kung ang iniisip mo ay si Ebrio at saka si Juno, huwag mong pagkaabalahan. Kung ganon, nasan si Juno at si Ebrio? Bakit hindi ko sila nakikita? Hindi kaya gumagawa na sila ng hakbang laban sa akin. Paano napunta sa inyo yan? Saan niyo ho yan nakuha? Bakit mo alam ang medalya ni Balkan? Dahil siya ang Lucian ang hinahanap natin. Umalis si Tamara para hanapin ka. Susundan ko ho siya. Hamir, magpaumaga ka na lang. Delikado ang daan. Sundin mo na ang pakiusap ng iyong kasintahan. Kasintahan? Hindi ba kayong dalawa ni Argo ang magkasintahan? Si Hamir ho ang kasintahan ni Sabina. At si Argo ho, anak mo siya kay Eloide. Magkapatid ho kami na Argo. Tulad mo, ano hinahanap din kami. Ang anak ni Pater Marcaban at si Ayesa. Sila'y nasa isang lugar malapit sa Talon. Doon yung sila makikita. Salamat, Amara. Kailangan kong malaman kung nasan ang aking ina. Kung gano'n, hindi na kita pipigilan. Pero mag-iingat ka, ha? Lahat ng pag-iingat gagawin ko, makabalik lang ako sa'yo. Kung hindi naman siya magsasalita, mas maganda pang patay mo na lang siya. Kay Garam! Kay Garam ko ibinigay ang sanggol. Garam? Ang asawa ni Ayesa? Saan niya din lang ang sanggol? Pinaniwala niya ang kanyang asawa na kanila ang sanggol. Pinangalanan nila itong Sabina. Sabina? Si Sabina ang anak ni Anita. Kapag nalaman ko nagsisinungaling ka, papatayin kita. Katotohanan po ang lahat ng mga sinasabi ko. Anong gagawin natin sa kanya, Juno? Pakawalan na natin siya. Hindi na natin siya kailangan. Hindi ako makapaniwala na si Sabina lang palang hinahanap natin. Na si Sabina ang anak ni Eloida. Napakagandang sandata panlaban nito kay Eloida. Bakit mo sinasabi yan? Ano bang binabalak mo? Parurusahan ko si Eloy. At tulad ng ginawa niya sa amin ni Ina, pag-aawain ko rin silang dalawang mag-ina. Argo, huwag yan ang unahin mo. May mainit na sabaw silang hinanda. Maraming salamat po sa pag-aasikaso ninyo. Huwag kang magpasalamat. Obligasyon ko yun bilang magulang mo. Ngayon, hindi na ako magtataka. Bakit malapit ang loob ko sa'yo nung una tayo nagkakilala? Talaga, dugo pa na kita. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi ako maaaring magkakamali, mahal na pinuno. Natuklasan ko na ang kanilang kuta. Nasundan ko kasi si Sabina, kaya ko yun natuklasan. Saan sila nagtatago? Sa isang lugar, malapit sa isang talon. Nandun sila. Pater Karam, isama mo ang lahat ng alagad ng digmaan. Lusubin ninyo ang kuta ni Nagaram at Ayas. Masusunod. Hindi ka kaya rin nila karap kung sila lamang tutungo ron. Mas makakabuti kung sasama kami ni Ebrio para masigurong mahuhuli sila. Kayong bahala. Basta't siguraduhin nyo lang na sa inyong pagbabalik ay kasama ninyo ang aking taksil na kapatid na si Ayesa at si Garam. Hindi lang sila ang huli na, kundi pati si Sabina. Magaling. Gawin ninyo ang utos ko ngayon, Ben.
Sumama kayo sa akin. Pinagpapala ako ng pagkakataon, Ebrio. Ito na yung pinakahihintay kong sandali para makaganti kay Eloida. Tayo na. Sige, anak. Kumain ka muna. Kokoy? Sige, kain na kayo habang mainit pa. Mamaya na tayo mag-usap. Sige po. Teka, Kokoy. Kuya, bakit ka nagsinungaling sa kanya? Di ba hindi ka naman ang anak ni Eloida? Hindi nga ako. Pero ano pa bang saysay ng pagsasabi ko ng totoo? Eh, huli na naman ang lahat. Kasintahan na ni Hamir si Sabina. Kung magsasabi ako, maguguluhan lang si Sabina. Kaya mas gugustuhin ko manahimik na lang. Dahil kapag nalaman nila yung totoo, masasaktan siya ulit. Bakit dito tayo lumapag? Dahil malapit na tayo. Mas mabuti pang lakarin na lang natin yon para walang makapansin sa atin. Ingat, ha? Buksan ang mga mata, ha? Mag-iit kayong dalawa. Tayo na. Ihanda mong sarili mo, Ebrio. Ito na ang tamang pagkakataon. Yung building, ha? Tinantarin niyo dyan. Gagawa niyo? Ba't siya pinasalang? Ebrio? Julo? Tamara? Eloida? Ebrio! Juno! Ano itong pinag-aagawa ninyo? Bakit ito ang pinaslang? Pinaslang namin sila dahil sagabal sila sa mga plano ko. At ano ang pinaplano mo? Ang paslangin ka! Para wala nang kakampi si Eloida. Tamara, hindi ko akalain na magkikita tayo ulit. Nang malaman kong ikaw nang namumuno rito, tumungo ako agad dito para makita ka ulit. Kamusta ka na, Eloida? Siguro, masaya ka na ngayong nakamit mo ng pinakamimithi mong kapangyarihan. Hindi. Hindi ako masaya, Tamara. Dahil wala kang pamilyang kasama, Eloida. Bakit hindi ka na makipagsundo sa iyong ama at kapatid? Kailangan mo sila, Eloida. Kailanman na hindi ko na mapapatawad ang aking ama, maging ang aking kapatid na si Ayasa.
Hindi sila ang makakapagbigay ng tuwa sa akin, Tamara, kung hindi ang aking anak. Mas makukontento ako at mas magiging masaya kung makikita ko siya. Pero hindi ko alam kung nasaan ang aking anak. Sana'y may itutulong ako sa'yo para mahanap mo siya. Pero ang maaari ko lang gawin ngayon ay bigyan ka ng basbas. Basbas? Akin ang iyong kamay, Eloida. Ang iyong kamay ay kikislap kapag nahawakan mo na ang iyong nawawalang anak. Ang kislap na iyon ang magpapaalala sa'yo na natagpuan mo na siya. Ebrio, kunin mo kanyang salamang kahoy. Babalik na tayo ng Arkapol para ibalita kay Eloida ang nangyari sa kanyang kanang kamay. Simula na to, Ebrio. Simula na ng paghihiganti ko sa kanya. Bakit ho, mahal na pinuno? Bakit niyo po ako hinahawakan? Wala. Sige, makakaalis ka na. Nakita niyo, halimaw? Patol Markadan? Ama? Yes, sir. Pater Markadan. Garam, kumusta ka na? Lolo. Sabi na. Lolo, hindi mo ba kayo nahabaan dyan sa balbas niyo sa kasabuhok niyo? Parang mahaba ng harap. Oo nga, andungis-dungis muna nga yun. Oy, tumahimik kayo riyan, ha? Parang gusto niyong gawin ko kayong mga palakanduleng. Ay, Lolo, huwag yung hosin ng patungan. Mabuti pa, sumunod kayo sa akin. Ito ka na bahala sa'yo. Argo, wala kang kiburya. Sige. Mahal na Pinuno. Bakit kayo nagbalik? Nakarating ho kami sa kuta ni na Ayesa, pero ikinalulungkot ko. Nabigo ho kami sa inyong inuutos. Narito ang salamang kahoy ni Pater Karab. Bakit nasa iyo to? Nasaan si Karab? Wala na ho si Pater Karab. Patay na mo siya. Paano siya namatay? Pinatay siya ni Sabina. At ang iba pa naming kasamang alagad pandigma.
sisabihin ang dahilan kung bakit wala na si Karab ngayon. Wala kami nagawa, kaya tumakas kami. Pumunta kami rito para ibalita sa'yo yung nangyari. Kung gano'n, hintayin niyo ako. Maghahanda lang ako. Maghahanda ako para sa mahal na Pinoy. Sa aking paglusob sa kuta ni Ayosa. At ipinapangako ko na ako mismo ang papaslang kay Sabina para pagbayaran ang ginawa niya kay Karab. Na ulit kayo. Totoo ang sinabi mo, Apo. Mukhang kagalang-galang sa lamang ka uli ako. Sabi ko sa'yo eh. Wapo! Bagi na bagi sa'yo, Lolo. Parang gumaan ang ulo ko. Hay, ang haba na ho kasi ng buhok niya. Mas magmumukha kang kagalang-galang, Pater Markadan, kung isusuot mo ito. Ano yan? Aba. Maganda nga. Saan ang galing to? Kaming gumawa niyan, Sabina. Kayo ang gumawa nito? Mga sastre ba kayo? Oo, Pater Markadan. Katunayan noon, gumawa rin kami ng damit para kay Sabina. Talaga? Oh, nasaan na? Gusto ko makita. Bakit mo sinabi? Di ba bilin ni Matin Ayisa na huwag din sasabihin kay Sabina? Bakit naman ayaw ipaalam sa akin, Inay? Hindi ko alam, pero... Natakot siya nung makita niya yung damit na ginawa namin para sa'yo. At kinuha niya at tinago niya yun. Sino siya? Sino kaya pumaslang sa kanya? Buhay pa siya. Taga-Arkapul siya. Isa siyang kaaway. Dapat siya mamatay. Wag. Isa siyang pater sa kanyang kasuotan. Sigurado akong kilala niya si Balkan kaya hindi siya pwedeng mamatay. May mga gusto akong malaman sa kanya. Buhatin niyo siya. Kailangan natin siya magamot. Ginagawa niyo dito? Bakit kayo nag-iipon? Dahil ito ang utos na ating pinunong Eloida. Huwag niyo sabihin na sasama kayo sa paglusog namin sa kuta nila, Sabina. Sasama kami para mapangalagaan ang ating pinunong Eloida. Kaya maganda kayong lahat. Pati inyong mga salamang kahoy. Nakakailanganin natin ito. Ito na ang bago nating tirahan, Ama.
Hindi, Ayesa. Ang ating tahanan ay sa Arcapolo. Doon tayo nababagay. Hindi sa ganitong lugar. Ngunit ang Arcapolo ay pinamumunuan na ni Eloida. Alam ko. Kaya nga dapat magtulong-tulong tayo para mapaalis siya. Ngunit, Ama, matagal na pinapangarap na mamuno sa Arcapolo si Eloida. Alam ko. Pero hindi sa ganong paraan. Sinubukan ko siyang kausapin para magbalik loob sa atin. Pero hindi ako pinakinggan. Bilang ama ay ginawa ko ang lahat na dapat gawin. Masakit pa sa akin. Pero dapat kalabanin ko siya. Bilang isang patal, sumumpa akong pangalagaan ng Arcapolo. Ama, natutuwa ako sa sinasabi ninyo. Kung ganun, pag-usapan na natin kung paano lulusubin ang Arcapolo. Ngayon nasa atin na si Ama. Naniniwala akong matatalo na natin si Eloida. Alam mong siya si Jimboy? Bago pa ho ako mawala, nalaman ko na kay Lolo na ito si Jimboy. Na si Ebro may kagagawan kung bakit nakaganito ang kapatid ko. Alis muna ako. Teka, saan ka pupunta? Makikipagbulong ka ng Markadan at Arco. Para pag-usapan ang mga hakbang na dapat namin gawin laban sa kaaway. Nang sa ganun para maparusahan na yung mga nagsiapay sa aking mga anak. Kapag may nangyari sa aking masama, nais kong ipabatid mo sa aking anak ang aking pagmamahal. Nay, may itatanong ko sana ako sa iyo eh. Ano yun? Na ikwento ko kasi sa akin nila Igor yung tungkol sa damit na ginawa nila para sa akin. Pero nung makita mo daw ito, takot ka raw. Bakit ina? Ano ba yung itsura ng damit na ginawa nila sa akin? Nanaginip ako sa bina. Nanaginip ako na suot-suot mo yung damit na yun nung... Nung ano ho? Nakita ko sa panaginip ko ang kamatayan mo. Tinamaan ka ng isang palaso. Nakita ko na bumagsak ka. At napuno ng dugo agad yung suot-suot ng damit mo. Eh, na yung panaginip lang ho yun. Sabina, maaaring magkatotoo. Lalo na't nagkatotoo yung damit na nakita ko sa panaginip ko. Nasaan ho yung damit na sinasabi mo? Hindi gusto ko itong makita. Sabi na. Wala na ang damit na yun. Itinapong ko na. Kung sabuti na siguro yun, para makasiguro tayo na hindi ka mapapahama. Juno, may masamang balita.
Sinasama na Eloida ang ibang mga alagad sa pagdusog natin kay Sabina. Huwag mo silang alalahanin, Evan. Hindi sila magiging sagabal sa mga plano ko. Kaya hindi magtatagal, ako na magiging bagong pinuno ng Arkapol. Huwag mo naman kasiguro, Juno. Hanggat hindi pa natutupad ang mga plano mo. Hindi pwedeng hindi ako magtagumpay, Ebrio. Magaganap din kina Eloida at Sabina ang nangyari sa amin ni Ina. At sa pagkakataong ito, ako naman ngayon ang nanunod. Habang nagpapatayan silang dalawa. Magaganap ang lahat ng yan, Ebrio. Sinisiguro ko sa iyo magaganap ang lahat. Sino ka? Ako si Hamir. Ako ang anak ni Prinsesa Alondia na dinukot ni Balkan. Prinsesa Alondia ng Abideha? Kilala mo ang aking ina? Nakita ko na siya. Saan ko siya matatagpuan? Matensula? Nasaan yung ibang kasamahan nating mga lalaki? Nasaan si Lolo, si Itay, saka si Argo? Alam ko na kung nasaan sila, Sabina! Saan? Nasa Arkapol! Nagpunta sila doon para lusubin ang Arkapol! Sabina, ito yung damit na ginawa namin para sa'yo. Inuutusan ko ang ating sasakyan na bilisan ang ating paglalakbay. Agkala, istuwa! Hindi ko akalain na mapapabilis ang pagkikita natin, Sabina. Eloida.